This is Romy of Cucina and Sir Cooking Sweet and Sour Tilapia. Para sa ating mga ingredients, kailangan natin ng sibuyas at bawang, luya o ginger, julienne cut, carrot, also julienne cut, dalawa hanggang tatlong kutsara ng liquid seasoning, 5 to 6 tablespoons of vinegar or suka, 8 to 10 tablespoons of ketchup, 2 tablespoons of cornstarch, pampalapot ng sauce. Kailangan din natin ng 7 to 8 tablespoons of sugar, 1 1/2 cups of water. Siyempre, hindi mawawala ang ating mag-asawang salt and pepper. So, apply lang yung liquid seasoning to the tilapia and let it stand for 10 to 15 minutes para naman ma-absorb ng mga tilapia yung lasa ng ating liquid seasoning. And of course, before doing so, kailangan yung ating tilapia ay totally clean na. Kadalasan, ang ginagamit nila sa pagluluto ng sweet and sour ay yung lapu-lapu. But since may kamahalan yung lapu-lapu at mayroon akong tirang mga ulo ng tilapia, eto ang iluluto ko. So, mga kaibigan, umpisahan na natin ang ating pagprito sa mga tilapia. Una, kuha po tayo ng skillet. Ilagay natin sa ating stove. Lagyan ng mantika at painitin ang mantika bago ilagay ang ating mga tilapia. Sa mga beginners po sa pagluluto, make sure po na meron tayong protection sa ating mga kamay to avoid matalamsikan ng mainit na mantika. So, pipituin lang po natin yung ating tilapia kabilahan hanggang ito ay magkulay golden brown. Mga kaibigan, take note that it is best to use medium heat only at bahala na ang time magluto ng ating tilapia. So, alam naman natin ito kapag luto na, kapag nabawasan na yung tilamsik. At pagkatapos, baligtarin natin upang maluto yung ating other side. Ayan, mga kaibigan, luto na. Pwede na natin ihain at isang tabi muna. Pagkatapos ng ating pagprito, it is now time to make the sauce. So, kuha ulit tayo ng kawali, magpainit ng mantika, and start sauteing by putting our bawang. At doon po sa mga first time na magluluto ng sweet and sour, akala niyo po mahirap sa dami ng mga ingredients. Hindi po, napakasimple lang ito pag niluluto na. So, ayan, pwede na natin lagay yung ating sibuyas. At halo-halo lang natin hanggang maluto yung ating sibuyas. At pagkatapos ng proseso ito, pwede na natin ilagay yung ating luya at halo-halo pa rin po. At kapag luto na ang lahat, ilagay na natin yung ating vinegar. Hayaan lang natin kumulo. Huwag nating ihalo. Then, ilagay na natin yung ating tubig. And so, mga kaibigan, dahil umaga na at tumitilawak na yung manok sa aming kabila, pero hayaan lang natin kumulo ang ating sauce. At ilagay na natin ang ketchup. Nasa sa inyo na kung tomato o banana ketchup ang gagamitin nyo. At ito ay ating haluin ng
mag-mix ang mga ingredients ng ating sauce. And so, try nyo na itong simpleng dish na ito, sweet and sour. Sa Pilipinas, it's called escabeche. To bring color and your plain fried fish to the next level. At this point, makikita nyo na medyo malapot na yung ating sauce kahit hindi pa natin nilalagyan ng cornstarch. At gayon nga mga kaibigan, tuloy-tuloy lang ang ating pagluto. At kung meron kayong available na red and green pepper, pwede natin ilagay na ang ating sweet and sour ay maging makulay naman. Ang kasunod nito ay ang paglagay ng ating mga carrots. At hintayin lang natin itong lumambot, ay pwede na natin ihain ang ating sweet and sour. Ito po, dimpla na lang natin ng paminta at pwede na itong ibuhos sa ating piniritong tilapia. Maraming salamat po sa mga nanood sa video ito. Sana may natutuwang kayong muli sa akin. At para naman sa mga new subscriber natin, shoutout muna tayo sa kanila. Hello Christina Pearl, thanks for your support. Even I don't know you yet. Hi there Perla Gonzalez, thank you for your comment. At kay Ma'am Tess Santos, David of Santa Rita Elementary School, maraming salamat po sa pag-subscribe. Please share po sa mga kapwa niyo guro sa SRES. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana di kayo magsawa sa inyong mag-comment at pag-subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa YouTube, hiniimbitaan ko po kayo to subscribe or click the subscribe button na nasa ilalim ng video. At kung may request kayo, just comment and itry nating